Welcome back sa Big James TV. Today's vlog, mga kabilog, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano i-set up ang RetroArch sa RetroBat. So, konting configuration lang ito para ma-set up natin yung controls ng mga per emulator, mga lumang games para lahat kumana in one setup lang. So, by the way, bago tayo magsimula, baka pwede pa-subscribe naman Big James TV at hit mo yung notification bell para pag nag-upload ako ng ganitong videos o any tech tips videos ay manonotify kayo. Right, so simulan natin. Ganito lang yung mga kabilog. Open nyo yung RetroBat. So dito sa folder ng RetroBat, pumunta kayo dito sa emulator. Tapos hanapin nyo yung RetroArch. RetroArch EXE. Yan, so dito, papasok kayo dito sa mismo main menu niya. And then pupunta kayo dito sa settings. Pagdating sa settings, punta kayo dito sa input. Sa input, punta kayo dito sa RetroPads bind. Ayan, makikita nyo naman, change how to virtual RetroPad is mapped to physical input device. Ngayon, i-input ko yung PS3 controller ko, is yung joystick, yung nakaraan na ginamit ko. Ayan, nailagay ko na yung joystick controller ko. Pwede ko na siya, ayan, dito sa port 1 controller. And makikita nyo, mabasa nyo naman, change how to virtual RetroPad is mapped, and punta tayo dito sa, ayun, nade-detect nyo, PS1 controller. So, halos kasi kamuha kasi siya ng PS1 to PS3 controller. So, makikita niya dito, ayan, may check. So, dito, pwede mo na siyang setup. Pwede mo siyang setup all or manual setup dito. So, dito tayo sa manual setup natin. So, pag-press mo yan yung D-pad na yan, press mo lang yung up for one second, for a couple second, ayan. Down naman. Press mo and hold mo lang kung ano yung minap mong buttons. Left. Ayan. So, updated na kasi itong gamit natin. Yung gamit natin before is hindi pag ganito. Pag-press mo yan, pag-press mo yung button na imamapping mo na. Withhold para gumana. And ito naman, button. Ayan. So, minamap ko siya as same as PS3 controller. Ayan, makikita nyo. So, isa-isayin natin yan. Ayan, ihintayin nyo muna yung seconds para ma-map siya. And then, ganun din sa start and select. Same lang naman. Sa PS1 controller natin. Ayan. Then, L button. Ayan. So, isa-isa natin i-setup. So, ganito lang siya mga kabilog kung paano siya i-setup. The same the other controller, player 2, player 3, player 4. Ito naman, tab grip, tab L3, tab R3. Ayan. Tapos, analog. Ayan. Tapos, down analog sa left. Left analog. Right analog. Tapos sa right analog naman, up, down, left, right. Ayan. So okay na tayo sa pag-setup. And kung may gun kayo, ayan, isa-set ko naman dito. And shape controller profile. Ayan, makikita nyo naman sa SDLT. So ganun na siya i-setup sa RetroArch para gumana lahat ng buttons dun sa RetroBat natin. Ayan. So, ganun din sa same player 2. Pupunta lang ka ng port 2 control. Ayan. Automatic na yung magsisave kasi naisave mo na yung settings ng controller. And kung gusto mo naman pumunta dito sa may hotkeys, ayan, isa-set mo na lang yung gusto mong hotkey dito. Tapos yung buttons. Itong quit, example sa quit. Kung anong buttons na ilalagay mo sa quit, i-ano mo lang, i-set mo lang dito yung button. And ito pang mga other features like fast forward, slow motion, rewind, and i-set mo lang yung button. Pagka medyo marami na sa keyboard mo na lang siya i-set. So ganoon lang pag-setup ng RetroArch sa RetroBat. At ayun mga kabilog, next videos na tayo.
At hope na nag-enjoy kayo dito sa channel ko kung paano naman i-set up yung Retro Arch sa Retro Band. Next videos natin is pag-uusapan naman natin kung paano i-scrape yung mga image video dun sa RetroBot natin para hindi siya wala siyang laman tingnan. So, see you to my next videos and don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para pag nag-upload ako ng itong videos or tech tips videos ay mga love again. Alright, peace out!